Paolina. È l'esercito criminale! Capturatelo! Sì, signor! Pronto! Signor Alessere! Bandito è un criminale! Sì, non criminale! Ampilo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién demonios está sonando la campana? Y cago un demonio. Y un reverencia. Está en Simba. Señor. Mag-iingat kayo sa pasinay ng inyong eskwelahan bukas. Pambalinaw ang utos ko sa'yo kagabi. Ngunit papa, nasa panganib ang buhay. Senyorita! And guys, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Don Huat at tayo po ay manunood na ng episode 50 ng Maria Clara at Ibarra. At umpisahan na po natin ang panonood in a count 1, 2, 3. Ano ni Cristo Castaway Ibarra? Makikita nyo. Kahit isda, hindi ka kakainin ng kanyang mga labi tulad ng kanyang ama. Mukhang ang tindi talaga ng tama mo, sir. Sino ba yung dalagang sinasabi? Lakad ka naman sa sabihin sa'yo. Namawarningan ko siya. Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan yan. Sandali, Binibini. Ano meron sa akin pagmumukha? Mukhang epek. Ano ibig sabihin ng epek? Secret! Pagmakulit! Pangit! Yung totoo nga, mahal. Katawa-tawa nga ba ang aking wangis? Oo. Ang ibig sabihin nun ay gagawin ko rin ang lahat upang makapiling ka lamang. Kagaya mo rin ako, mahal ko. Ipaglalaban ko ang ating pagmamahalan. Sinasabi ko na nga ba eh! Papa! Patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit na makikipagkita ko kay Maria Clara na hindi niyo nalalakas. Wala na akong gustong marinig mula sa iyo, Crisostomo. Kaya pakiusap, pasensya, distansya. Kung nais mo pa may matira akong respeto para sa iyo. Okay lang po ba talaga kayo, sir? Ayos lang ang aking amigo. Ikaw ang aking iniisip. Nais mo bang samahan na kita pauwi? Hindi na, pre. Okay na ako. Paano ba to, amigo? Tila karamay mo ako sa pag-aalala sa ating mga Maria Clara. Para kayo hindi mga babae, hindi na kayo nahihiya. Lumuhod kayo. Hindi kayo lalabas ng silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at paghingi ng tawad. Hindi ba nabanggit mo sa akin noon na magsisimula ang mga suliranin namin ni Crisostomo pagkatapos ng pagtitipon sa aming tahanan? At nagkatotoo lahat yun. Sino kayo? Isa akong kaibigan ng senyor. May mahalaga lang ang sasabihin sa kanya. Ano bang batid mo ang kahihinat lang namin ni Crisostomo? Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Pangako, hanggat nandito ako, akong bahala sa inyo ni Sir Ibarra. Papaguhin niya yung kwento. Yun, si Elias. Muchacho, nandito ba si Señor Crisostomo? Kinakausap kita, Indio. Ako. Narito ba ang iyon na amo? Pahuli yata, si Elias. Sandali lamang, senyor. Tinatawag siya ng aking kasama. Wensa! Bakit ka sumasagot na hindi humaharap sa iyo na kausap? Lalo na't hindi ako kung sino laman. Eres un niño que no tiene respeto. Dati le puerte, ipídeme perdón! Bulag. Tama ba? Patawad ho, senyor. La donna è mobile, qual più mal vento, la ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Quién eres? ¡Hijo del diablo! ¡El animal! ¡Mahanap! ¡Toto! Sí, Elias, guys. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Diablo!
Animal! Kiri! Kiri! Animal! Kiri! Ah! Ah, diablo! Animal! ¡Párate! Ikaw ba ang tulisan na tumulak sa akin sa putikan noon? Ay, naku. Mahuhuli na. LSR Kriminal! Kapturadlo! Senyor! Pronto! Senyor Alvarez! Andito ang kriminal! Sinong kriminal? Ang piloto na lumabas tanga sa dating kura sa akin! Si Elias! Ngunit ano naman ang gagawin niya rito? Senyor, siya po yung lalaking nakita ko dito kanina. Senyor Crisostomo, ano ang ginagawa ng kriminal na yon sa loob na iyon na pamamahay? Hindi ko rin batid, senyor. Senyor! Patawad, senyor. Hindi namin inabutan na magnanakaw. Mabilis ang tumakbo at nawala sa aming paningin. Animal! Ginoong Alvarez, ikinalulungkot ko na dito pa mismo sa aking tahanan nangyari ang kaguluhan ito. Ngunit, maaari ko bang malaman kung bakit bigla kayong napasugod dito? Ako'y naparito upang ibigay alam sa iyo na pinaiintulutan na ang permiso upang maganap na ang pasinaya sa itatayo mo na eskwela. Hatid ko rin ang balita na dadalo rin doon ang alkalde. Ngunit hindi ko inaasahan na isang masamang tao pala maabot ako dito. Pasensya na, senyor. Ngunit maging kami ay hindi namin batid ang ukol sa hindi inaasahang bisita. Ngunit mas nais kong isipin ang magandang balitang inyong hatid. Kung kaya't maraming salamat po. Pagandang lugar. Naway matapos na ang lahat ng ito para sa ating nalalapit na inaugurasyon. Si Senyor. Si Senyor. Hindi akong walang masasayang na bawat segundo ang ating mga trabador. Todo estará listo para el evento lo antes posible. Gracias. Un placer, Senyor. Amigo, tayo na't magpahinga at maaga pa ang misa bukas. Siguro ay dito na lamang ako bukas, amigo. Kesa masira lamang ang araw ko na makinig sa mga sermon ng mga frailing galit naman sa akin. Talaga? Kahit naroon si Maria Clara? Tila ngayon ka na lang yata nalabik sa pagdala ng misa, amigo. Ito ba ay dahil kay Binibining Clay? Ayaw. Maaari bang tigilin mo na ako sa iyong pronokso? Sa akin lamang ay hindi ba dapat ka magpabango ng iyong pangalan para sa eskwelang itatayo mo? Kaya bakit ka iliban sa misa? Amigo, baka higit ka pang kasukulaman ng prele kung hindi ka niya makita sa simbahan. Bueno, may punto ka. Mga Ginoo! Maaari bang huminahon kayo? Masalita! Bakit pati ang senyor ang hinamak mo? Ito na ang huling araw mo rito. Huwag na. Ginoo, sigurado naman akong hindi sinasadya ng ginawa ang pangyayari. Ikaw ang lalaki ng isang araw, hindi ba? Masaya ako na nandito ka pa rin pala. Ngunit... sana makonsensya itong taong ito. Ikaw ay tila naninilaw. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka na muna. Huwag niyo pong alalahan, Senyor. Gaya niyo po ay hindi na po makapaghintay para sa inaugurasyon ng eskwela. Kasi may maraming salamat kung gano'n. Hanggang sa muli, Ginoo. Hanggang sa muli. Salamat, Ginoo. Tayo na, amigo. Repetire!
Simba lo que dije en el nombre de Dios. Espíritu tuum bonum de diste, qui doceret eos. Et Galit. Manna tuum non fribuiste ab ore eorum. Et aquam de diste in sede. Na ba ang nakasanayan ng bayan na ito mula nang ako'y mawala? Si Padre Salvi ay may sakit. Kaya ako ang pinadala rito ng Panginoon upang pukawin ang natutulog niyo ng pananampalataya at takot sa bayang ito. Tulog naman lahat. Hindi yata batid ang mainit na parusa ng impyernong naghihintay para sa inyong mga Indio. Katamu lang kayo ng konting ginto. Akala niyo ko sino na kayo. Ang Indio, kahit na anong bihis, kahit na anong laman na sigmura, ay Indio pa rin. Hindi naman ito salita na ng Panginoon. Ang Indio, kapag nakasakay sa kanyang kabayo at nakasalubong ang pare, bababa ito mula sa kanyang kabayo, magbibigay respeto. At muli siyang sasakay lamang kapag wala na sa kanyang paningin ang pare. Yung ba'y ibinaon nyo na rin sa limot, ha? Kayo ba ay matutulad na rin sa mga bulok na kaluluwa ng mga incheck na walang pananampalataya? Taro. Matagal nang sinasakop ng mga dayuhan ang bayan na ito. Mga dayuhan na kampon ni Satanas. Coming from the mananakop himself. At kayong mga Indio, hindi magtatagumpay ang balak ninyong lasunin ang bayan na ito. Anak ng demonyo! Uy, ano nangyayari? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién demonyo está sonando la campana? Ikaw, demonyo. Iyong reverencia. Ikaw! Malitukador! Magsiupo kayo! Hindi pa tapos ang misa! At hindi mapipigil ng demonyo ang araw na ito! Keno! Amos! Sus Maria Josep! Sino namang anak ng Diyos nang nasa tamang isip ang gagawa nito? Nung tanong ka pa nangyari ito? Dasar! Sentaos todos! Adon de bayo! Hindi pa tapos ang misa! At kayo? Ha? Mga gwardiya sibil, kinagawa nyo na kaupo kayo dyan para kayo mga estatwa! Sundan ninyo ang aking sakristan at hulihin ninyo kung sinong nagpatulog ng kampana. Kapturado! Insigida! Wala akong naabot ang tao sa tore. Hindi maaaring tumugtog lamang itong mag-isa. Suyo rin ang labas ng simbahan. Kaya kung di pa nakakaliw ang misala. Ora mismo. Sino yan?
ng simba. Senyor, mag-iingat kayo sa pasinay ng inyong eskwelahan bukas. Ikaw. Yun. At bakit mo ako pinag-iingat? Basta, huwag kayong lalapit sa hukay. Sa malaking bato. Clay. Clay, saan ka pupunta? Magbaba niya lang po ako. Hindi! Pupunta! Ay, talaga napakatigas ng ulo na pala. Ay, kapasada. Sandali. Elias, sandali. Bini-bini. Bakit ka nagpakita dito? Minsan mo na iniligtas ang buhay ng Senyor. Ngunit, muling malalagay ang kanyang buhay sa peligro. Ano? Bantayan niyo siya sa pasinaya bukas. Lalo na sa taong dilaw. Taong dilaw? Taong dilaw. Ay! Literal na yelo at po. Sandali! Sandali lang, Elias! Binibining Clay? Anong pinag-uusapan niya ng piloto? Sir Fidel. Anong ginagawa mo dito? Ha? Ginagamit mo pa ang simbahan para makipagtagpo sa isang lalaki? Hindi mo na ginalang ang tahanan ng Diyos! Tayo na! Tayo na sa akin! Tia, tia. Ika na! Paano mo nasabi na nasa panganib ang buhay ni Chrysostom? Yun kasi yung sabi ni Elias eh. May nabanggit pa nga siyang taong dilaw. Tapos bigla na lang siyang umalis. Umeksena na yung auntie mong judgmental. Nakatitiyak ako na hindi mapipigilan si Chrysostomo na ituloy ang pasinayan ng kanyang eskwela. Kaya kailangan naroon din ako. No. Allí no vas. Hindi ka pupunta sa pasinaya ng eskwelahan ng anak ng erehing yon. Solo vas a quedarte aquí. Ninong. Ayan na ang devil. Ayan ang mata ni Miss Clay. Padre, magandang araw pong muli. Buenos dias po. Ano po napasubot kayo muli? Por eso me enterado del plan de tu hija. Na si Raw ay pupunta dun sa seremonya ng eskwelahan ni Ibarra. Ay, Clarita? Hindi pa ba malinaw ang utos ko sa'yo kagabi? Ngunit papa, nasa panganib ang buhay. Senyorita, hindi niyo ba narinig ang inyong papa? Dito ka lang. Hindi lang si Maria. Pati ikaw. Ako. Pati ako? Padre, mabuti pa. Doon muna tayo sa komedor. Kumain muna po kayo. Vamos. Vamos a comer. Clay, bakit mo naman ako pinigilan na sabihin sa papa na nasa panganib ang buhay ni Chrysostomo? Oh, edi narinig ng ninong mo. Eh, malay ba natin kung involved yung kontrabidang person na yan sa assassination attempt ng jowa mo? Jesus Maria Jose, magsalita ka nga na maayos. Hindi ko talaga naiintindihan ng iyong mga winiwika. Basta huwag kayong mag-alala, Senyorita. Gagawin ko pa rin ang lahat para makatakas ako at makapunta doon bukas. At sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama kay Senyor Ibarra. Okay? Naligtas naman yan. Jay?
sa story. Mag-iingat ka, kuya. Si Baran dapat mag-iingat. Malaki hindi lang kaalala ko itong chapter na ito. Senyora? Si Clay, nasaan na? Kanina ko pa siya hinahanap. Natapos na lahat ang agahan. Buong akala ko po'y nakahiga po sa kama. Ngunit, mga una na nakataklob ng kumot lamang ang nadatnan ko. Mujer, blasfema! Mujer, blasfema. Saan po kaya siya nagpunta? Nakatitiyak ako na mukhang may ginagawa na ng kalokohan yung babaeng yan. Santisima, ano bang ginawa ko para papasukin ng babaeng yan dito sa tahanan natin? Ng arko, yung kawayan. Sana yung mga best friend niya, na Maria Clara, ba't hindi ko nakikita? Uy, ang pakilam na ba? Baka si Padre Salvi, guys. Magandang araw din sa inyo. Buenos dias. Maputi. Galing niya, boss. Hindi niya nabasa yung ano. Yung malalim. Aabot ka, Clay. Hindi niya nabasa yung signal. Ito na ako, Sir Ibarra. So near, yet hindi so far. Hindi niya siguro nabasa. Ang profesor. At ano naman ang gagawin mo ng ibinig Maria Clara Infantes? Sir! Yan na si profesor. Long time no see, ah. Yan, guys. Ang galing niyo talagang tumiming. Tuwing may magaganap ng malaking eksena, nandun si Sir Boo. Masyado ng maraming revision ang ginagawa mo. At hindi ko napapayagan pang gawin ang mga kahibangan na ikapapahamak mo. Ang itinatayong eskwela ay bunga ng mga tulong ng Kapitan, Gobernador Filio, at ng sentrong pamahalaan na siyang sumuri sa kahalagahan ng eskwelang ito sa bayan ng San Diego. At bukod dyan ay kailangan din nating magbigay pugay sa simbahan at sa mga alagad nito sa kanilang pagdalo upang bigyang bendisyon ang ating sisimulang gawain. Kailangan ko masigurado ligtas si Sir Ibarra. Huwag mo nang ituloy ang kahibangan mo. Inuulit ko, ang mga magaganap ay nakatakda na sa kwento at wala ka nang mababago. Mali po kayo, patay sir. Patay tayo dyan. Nagbabago mo po. Slowly but surely. Sigurado naman ako na balitaan niyo yung nangyari kay Maria Clara. Nagiging palaban na po siya, sir. Hindi na siya yung Maria Clara na babasa natin dati na sumusunod na lang. Na importanteng tao na mamamatay. Ngunit higit sa lahat, ay nais kong taus-pusong magpasalamat sa mga estudyante na siyang tumulong para maisaayos itong pagpapasinayang ito.
Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili pagkat kayo ang tunay na pag-asa ng bayan ng San Diego. Viva Señor Jesus Tumaybara! Viva Señor! Lalo mo lang sinasaktan ang mga tauhan dito dahil pinaaasa mo. Wala ka nang magagawa sa malubhang sakit ng bayang ito. Ang mga tauhang pa-terminal na. Kung ganun, sir. Ano po bang mangyari kay Sir Ibarra? Mamamatay po ba siya? Ano ba kasing ending nito, sir? Hindi mo kasi binasa. Oo. May mamamatay ngayon. Pero wala kang magagawa. Ang babae niyo na nakatira sa bahay nila Maria Clara ay kampon ng Diablo. Tunay niyang nakakaawa, hindi mo makasama ang iyong minamahal. Lalo na kung di alam ng isa na nangungulila ka sa kanya. Anong gagawin natin, Primo? Hindi kumain ng agahan si Clarita. Anong magagawa ko? Ito payo ng kanyang nino. Yan kasi... Isang pagtitipon? Ang pagtitipon ay para lamang sa mga kapitan at opisyales. Ikaw ang bagong kura na ipinalit sa aroganteng Damaso. Excelencia, narito na po ang Ginoo. Sino yan? Yun nga guys, natapos na po ang ating episode 50 at hindi pa nga natatapos ang ating pangamba. Hindi pa nangyayari yung trahedya na dapat mangyari, sabi ng professor. So yun nga guys, yung episode natin ngayon, medyo ano na, yung pataas na yung pressure at saka yung panganib. Dito nga nakita natin yung intervention, pagpasok sa eksena nitong ni Elias guys, and sa tingin ko ang episode na ito pinapakita yung ano eh, yung tinatawag nito, yung character ni Elias as someone na pwedeng pagkatiwalaan ng ating mga protagonist. So ayun, dito nga napansin ko rin dito guys, dito sa pagpunta ni professor, very timing yung ano niya, every time na merong mga big event and parang may babaguhin itong si Miss Clay, ay nag-i-intervene nga ito si professor. So yun nga yung ano ko guys, every changes na gagawin ni Miss Clay ay merong sacrifice na mangyari. Yun yung tingin ko. At siguro hindi ko lang makaalala kung ano yung ano eh, kung ano yung nangyari sa chapter na ito sa libro. Naalala ko lang na merong nangyaring ganito, pero hindi ko alam kung sino yung namatay doon. And dito nga sa ating teaser guys, isang I don't know kung palibago bang karakter o ibang karakter na at protagonist. Anyways, yun po. Salamat po sa pagsama sa akin. Ito po si Don Huat. Hanggang sa muli. Paalam.